Nak hilang dari sotai. Awak dah. Lan hulpak bih. Hulpak lagi ang yutak lawa. Hulpak ang yutak. Alah, alah. Last ni sun. Alah nak gabai gai. Awak bai gai. Awak bai gai. Dah telai. Bai gai ka tuah. John, ayaw mo niya, John! John! Diha to ganina si dai unta. Na si kuan. Mga bata diha to. Mga bata kanina. Wala na nao, nao, nao. Na mangga ay. Dagan na mo diyan. Na nao, ni apil ang dito. Wala na ang yuta dai on, liyok dai. Awa ka lang, kanang yeah, mangga ba? Mangga lagi. Ah, wang lubi. Nang lubi to. Nang lubi halo. Na. Kaya wala ang yuta. Madana ilahang wala na kami. Ila sa mira. Kaya si... Wala na nila mo. Ang kurinti. Lasunog. Sunog. Lasunog. Ang kurinti. Na ilang nilso day. Awa day. Lanhulpa bi. Lihulpa lagi ang yuta. Lawa. Lihulpa ang yuta. Wala. Wala. Na si last nilso. Wala. Nagabay day. Awa bay day. Awa bay day. Wala talay. Bay day. Kaduha. Ilang ilang junior sunod ani? Tawagan ako si Luchin ay namug uli sin wala. Ano pala si Luchin si Juan? Shelly ik si Luchin sami. Sus ang kuya ani tin ay na pangas kagapat tong dito ba? Pangas dito sa busba. Una ni no abi ti mga hinay-hinay daghan. Oh, dahil kiri ti daghan. Oh, dapat ito. Sila Junjun, mong kay pagtunga sila Junjun. Na dili kaduha sa nanda kung bayan lang kuan eh. Kung bayan kay nawo din. Kita una gi, lang. Sa uwan.
Nagkurog ko eh. Dako na slayer eh. Ang problema na ay tao anang baya. Wala man diha to ganina katong banang anit. Diha sila sinipi ganina buntag kit anak ko. Adi ang bana ni anit idi na. Ano lang ginos yang bay. Wa kitang nang diha katong. Na ko masabi ni ko tong sang kahoy yo. Kuyo ilang dudong na sa sa mga semina diha. Manong ibaw kita ng sikipuan, di pangako na lang kita kudaan. Tiksi ko mo day, ibaw kita ng yamira. Tiksi ko mo day, makanawa day, nakilig daw ito lang. Ano ako rin na, nakilig pangako, abang nabag ko din. Ang dito na din. Ang dapat ito na din. Ang dapat ito na din. Ang dapat At halos sa lahat po ng barangay ay talagang apekto po. Marami tayong mga kababayan ang nagtap sa kanilang mga bahay, nasa bubong po sila kasi nagpas tao po yung mahal na dinulot itong bagyo sa Paeng dahil po dito sa pag-apaw ng ilang-ilang lima. Yes, Mayor? Opo, at itong aming ilang-ilang po, ito po yung sumasaro ng matinding rainfall o galing sa upland area ng Cavite, kung saan po sa Tagaytay, Silang, Mayroon, Cavite. Pag malakas pong ulan na, ay kami po yung SBC na binabagsakan po ng mga tubig ulan po galing sa upland. At yung po kasi po sa diretso po yun sa dagat. Pero dahil nagdiba po at nangawasak po yung river wall, no? Nagmisto lang inom yung aming mga barangay at dumiretso po yung lumaragas ang tubig. Pumasok po sa mga bahay-bahay at nagpunto na lagpas tao po na pagmunga kaya yung kumbaya namin pumunta sa bubong. Okay. So, sinabi nyo nga po, Mayor, no, na nagulat kayo. So, ibig po sabihin, hindi po kayo nakapagsagawa ng mga preemptive evacuations o nakapag-abiso? Actually, ang ginawa po namin talagang paghahanda, ang binibay lang po namin, yung mga coastal barangays po namin. Mm-mm. So, maaga pa lang po ay naghanda na kami po. Maraming mga nakatila sa tabing dagat at inaasahan po namin na maaaring magbibigay malakas na hangin itong si Bagumpay at storm surge po. Yung aming pong inaantabangan ng dagat. Ito ang tumulong aga yung taga-tabing dagat. Hindi po namin inaasahan na dito pala sa ilong, magagaling po ang tubig ba. Kasi normally, hindi naman po umaapaw yan at hindi naman po nawawasak yung river wall natin. Pero galing po itong bagay po, kaya nagulat po yung hindi pala sa coastal barangays kami naapekto ko yung dumukusin may mga barangay na tabing ilong. Okay. Mga ilang residente po ang apektado dito, sir? Actually, kahapon po, ang concentration po namin, yung next two places, sa Luan 1, sa Luan 2, barangay San Antonio 1 and 2. Pero habang gumagabi po, apektado na po apat na barangay na kapain. As of kanina po ng 8 a.m. kanina po, 10 out of 16 barangays po namin ay lubog po talaga sa baha. 10 out of 15 barangays ang lubog sa baha. Yes po, lubog po sa baha. Opo, at marami po talaga wala yung ari-arian, may mga sasakyan po, lumutang, at naiagos po ng baha, no? At yung po nakakalungkot. Meron po tayong casualty. Kagabi po, meron po reported na namatay na dalawa po, nakalaki po sa puso, habang kasagsagan po itong taas ng pagtaas ng baha sa kanilang bahay, inatake po sa puso. At ngayon kumaga naman po, minatag po ang patay po sa barangay sa dito, kung saan po nakita ng kapitbahay na nalunod po habang natutulog ang isang sinasipito po dito sa barangay sa dito. Tatlo po
ang casualty sa amin itong bagyong. Nakakalungkot na balita. Pero Mayor, kumusta naman po yung rescue operations? Mayroon pa ba ang mga kailangang ilikas ng mga residente? Kagabi naman po yung na-actionan po ng ating mga rescue. Nilapan lang po pasok na mga alam niyo po po sa mga ganito magbabagyuan, yung mga walang parking, yung mga sasakyan po nila, at alam mo na mabaha po yung mga ipinagunata po sa mga personal plan, usually sa mga tunay o sa mga rainbows, no? Alam niyo po yung mga tumawag po kami ng tulong sa Philippine Navy at sa Philippine Coast, nagpadala po sa mga rescue vehicles, mga rubber boats, hindi naman po makapasok doon sa mga barangays na punsan kasi po nakaharang yung mga coaching nila, mga sasakyan nila doon sa mga main roads and bridges. So yan po yung isa namin pinag-aaralan ngayon kung paano natin maiwasan po sa susunod. Pag emergency, napakahirap po pag nakaharang po tayo sa mga naanan. Kaya yun po lang yung challenge sa amin kahapon at nalumagan nga po kami sa mga kung po yung padala ng additional rescue teams, no? Dahil napakadami po kung hindi na po yung sabay-sabay. So dumating naman po ang Philippine Navy, papasalamat po kami, Philippine Coast Guard at Army Reserve. No? So nagtulong-tulong po, so as of 4 a.m., i-rescue na po yung mga na-trap to sa kanilang mga bubong. Yes, mentioned, dalawa na ang kumpirmadong namatay sa Region 8, matapos na manalasa ang Bagyong Paeng. Base sa datos ng Office of Civil Defense Region 8, ang mga kumpirmadong patay ay isang 89 na taong gulang na lalaki mula sa bayan ng Matuginaw, Samar, at isang 69 na taong gulang na lalaki mula naman sa bayan ng Abuyog, Leyte. Tatlong mangingisda ang patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad mula sa bayan ng Giwan, Eastern Samar. Nasa mahigit 1,000 pasahero at 463 na mga sasakyan ang patuloy na stranded sa mga daungan sa buong Region 8 ayon sa Philippine Coast Guard. Inaasahang ito ay mababawasan ngayon sa muling paglalayag ng mga ferry at cargo vessel patungong Matnog Sorsogon mula sa Northern Samar at Surigao mula sa Southern Leyte. Ayon sa Public Works Department, ilan sa mga kalsada at tulay sa Eastern Visayas ay naapektuhan ng mga pagbaha at landslide. Pero sa ngayon ay nadadaanan ng mga ito maliban sa Marabong Bridge sa bayan ng Burawen. Patuloy naman ang pagbibigay ng karagdagan family food trucks ng Social Welfare Department sa mga naapektuhan sa babayan at kabayanan at syudad. Mahigit 10,000 food packs na ang naipamigay ng DSWD bilang augmentation sa mga naapektuhang LGU. Karamihan dito ay binigay sa mga bayan ng Bato at Hilongos at Baybay City na lubos na binaha. Nagbigay din ng food packs sa mga bayan ng Nabal at Tawayan sa Biliran Province, Ipapat sa Eastern Samar at Katarman sa Northern Samar. Tantiya naman ng Agriculture Department na sa mahigit 3.5 na metriko tonelada ng palay na nagkakahalaga ng 57 million pesos ang nasira dahil sa bahang dala ni Bagyong Paeng. Malaking bahagi ng mga nasirang palayan ay mula sa bayan ng Hilongos at Bato na mga rice-producing municipalities sa probinsya ng Leyte. Patuloy ang panawagan ng otoridad sa mga residente ng rehiyon na manatiling laging handa at makinig sa mga paalaala at babala mula sa mga ahensya ng gobyerno tuwing may darating na masamang panahon.